All right, everyone, welcome to Animal Podcast. Okay, so this is our very first episode. Okay, so I'm super excited to have you here with me today. Okay, since this is our debut episode, I just want to give you a quick rundown of what you can expect from our podcast. Okay, dito sa Animal Podcast, we like to keep things casual, light, and straight to the point. Our episodes are going to be short, pero packed with content that's both sensible and trending. Okay, we will be talking about anything and everything, like tech stuff, okay, lifestyle tips, social issues, personal growth. Basta mga topics na relevant sa atin. Sounds cool. Sounds good ba? So you can minsan magtatanong din ako sa inyo kung ano yung gusto niyong topic na ma-discuss natin. So just mag-comment lang kayo lagi sa comment section, okay? So either I'm gonna upload this sa YouTube, okay? Sa Facebook, syempre. Pwede rin sa TikTok. Yan. Asan pa ba? Ano pa mga magandang mga platforms? Basta, makikita nyo yan. Ia-announce ko lahat yan sa description. Okay, so, abangan nyo yan, guys. So, syempre, magkakaroon din tayo. Ang plano ko dito, simple. Solo podcast muna. Okay? And, hindi masyado heavy para hindi kayo, di ba, ma-bored. Pero podcasting kasi talagang palagang pangmatagalan na usapin di ba? So, pero nauuso napapansin ko na nauuso. Dati may podcast ako isa pa, kasama ko yung pinsan ko sa Kumita Journey, okay? So, abangan nyo rin, baka magbalik. Pero for now, I'm gonna do this Animal Podcast. So, I finally decided na gawin na to, itong Animal Podcast na to. So, itong podcast na talagang punong-puno ng quality content. Yan ang ating goal dito, okay? So, let's dive na, okay? So, let's dive into our topic for today, which is ang favorite ko ngayon, AI or artificial intelligence. Ano ba tong AI? Okay? Nauso kung alam niyo yung ChatGPT, very nauuso na siya ngayon. Syempre, maraming gumamit, nag-subscribe na rin ako doon. And isa lang masasabi ko, sobrang useful niya. Grabe, as in para kang nagkaroon ng dalawang o tatlo o apat na empleyado na nag-work sa'yo full-time. Ganun siya katindi, guys. Kaya, if I were you, mag-subscribe na kayo. Mura lang naman. Konting tiis. Subscribe na kayo sa ChatGPT. Sobrang useful niya. Lalo na kapag yung work mo is into project management or anything about computers, I highly recommend ChatGPT. Okay? The best ever. And pwede na nga rin siyang graphic designer. Pero ayoko namang sabihin to kasi baka magalit yung mga graphic designers. Pero grabe. Ibang-iba na talaga ang ChatGPT. Sobrang high-tech niya. Sobrang useful niya. Na parang nako, hindi mo na kailangan mag-hire. Okay? Kasi magagawa niya in a few seconds, okay, a few minutes, yung mga tasks na dating nagagawa ng 1 hour, 2 hours, ganyan. Ganun siya katindi. So, yan lang masasabi ko. Ha. What else? So, yan, nasa artificial intelligence tayo, okay? Narinig nyo na ito, so, lagi nyo itong naririnig, di ba? So, ito, AI. Ano ba talaga tong AI? Ano ang future nito? So, let's break it down a bit, okay? Shall we? Okay, so, let's begin. Basically,
AI is like teaching machines to think and learn like us humans. Pero of course, mas mabilis at mas accurate sila. Parang ganito, when you're using Google Maps. Diba? AI ang tumutulong sa'yo to find the fastest route. O kaya kapag si Netflix nag-recommend ng series na mukhang magugustuhan mo, AI din yan, di ba? Ang lupit. Pati nga kapag nagbabrowse ka sa Facebook, di ba? Mapapansin mo kung ano yung mga sinesearch mo, yun na yung lumalabas sa'yo. Misa nga, pag nag-uusap kayo ng kaibigan mo about a certain topic, yun ang lalabas sa ads. Ganun na katindi. Kaya niya rin pati sound. Guys, talagang kailangan maging updated kayo dito kasi maiiwanan talaga kayo pag hindi nyo alam ang AI. So, kaya nandito ang Animo Podcast para ma-educate ang mga tao about the latest technology. Kasi, mahilig ako dyan. Nandyan yung aking line of work. So, let's talk about some of the advantages na marami talaga unang-una sa healthcare. Okay? Imagine, AI can analyze thousands of medical images in seconds. Ang bilis, di ba? It's helping doctors diagnose diseases faster. At minsan, mas accurate pa. Parang may extra set of eyes na napakatalino. Ganun katindi. Okay? Sa business naman, AI helps companies make smarter decisions. Imagine, AI analyzes tons of data to predict trends, understand customer behavior, at mag-improve ng customer service. Kaya minsan, parang alam na ng mga online stores, di ba? Kung ano mga gusto mong bilhin. AI na naman yan. Tingnan mo yung Facebook. Alam na niya. Kilalang kilala ka na. So, kung ano yung mga lagi mo sinesearch, kung ano yung medyo natagalan ka lang sa pagtingin, alam niya yan, inoorasan niya yan lahat ng AI. So, kung ano yung lagi mong, kung matagal ka nagbabasa, nanonood ng certain things about a certain topic, marirecord yun agad ni AI. Marirecordize niya kaagad. Yun na ang ipapakita at ipapakita sa'yo hanggang sa makabili ka na. Panalo yan sa mga business owners. Kaya kung isa kang business owner, mag-start ka na. Mag-start ka na pag-arahalan tong AI. Mag-consult ka na sa mga AI experts. Okay? Inquire ka na kagad. Para, maging okay yung business mo. Okay? Kasi mapag-iiwanan ka kung hindi ka gagamit ng mga latest technology like this. So, I highly recommend you, business people, businessman there, mga mahilig sa negosyo, may mga maraming binibentang bagay, inquire na sa mga AI experts. Okay? Kaya yan. What else? Okay? So, yung mga, ano pa nagagawa ng AI? There's automation, diba? So, AI is doing a lot of the repetitive tasks, which means less boring work for us. Okay? More time to be creative and do things that really matter. Di ba mas okay yun? So, hindi mo naiintindihin kasi nga, dun ka na sa dun ka na sa more creative Okay? Yung mga repetitive tasks na paulit-ulit na kaya namang gawin ng AI, si AI na bahala dun, done niya, complete deal na yan. Siya na gagawa ng parang scope. Kunwari, gagawa ng mga, anong perfect example dito? Based on my experience, yung kung gagawa ka ng project proposal, yan, AI na talaga yan. May konting ka pa rin, syempre, may touch ka pa rin, man. May konting touch pa rin ng human touch, yung tinatawag doon. May konting human touch pa rin, of course, syempre. Pero, iutusan mo na lang si AI, okay? Si ChatGPT, can you do this? Okay, so guys, sa mga upcoming episode, abangan nyo to kasi nga, I will demonstrate how to use ChatGPT, okay, and be more productive with your business and para kung gusto mong makatipid, okay, magagawa na niya kasi ang nagagawa ng tatlong tao. Yun ang advantages sa mga business people, okay? And sa mga, huwag naman kayo mag-worry mga employees kasi yung mga employees naman,
may advantage din ito. Kunwari, empleyado sila ng isang kumpanya, they can work faster because of the AI, because of ChatGPT. They can more deliver more results, more faster, more faster na nagagawa mo yung mga bagay-bagay, like for example, proposals or mga report. ChatGPT can really help you, guys. So mag-subscribe na kayo. So I highly recommend it. If you have more questions, just let me know. Comment kayo, inquire kayo. Grabe. Nako. In the upcoming episodes, tuturo ko sa inyo lahat. Okay? So yan ang mga papromise ng Animo Podcast. And it's all for free, guys. You don't need to buy anything from me. You know, gusto ko lang talaga makatulong. Okay? So yon. Pero na, let's move on na, okay? Sa mga disadvantages naman. Real talk lang tayo, ha? Una, job displacement. Maraming trabaho ang pwedeng mawala dahil sa automation. Kung kaya na ng AI gawin ang mga paulit-ulit na trabaho, baka hindi na kailangan ng tao para doon. Nakakatakot din isipin, ano? And then, there's privacy, okay? AI relies on a lot of data. Kung kani-kanino yan, kung kani-kanino tayo nagbibigay ng impormasyon without even realizing it. Paano kung magamit yan ng mga in a wrong way, like facial recognition, biglang alam na ng kung saan at kung anong ginagawa mo, medyo creepy, di ba? Yan yung mga disadvantages. I think, masasolve naman in the near future. Okay? So, last point naman, ethical concerns. Paano kung bias ang data na pinapakain sa AI? So, magiging bias din ang AI. Kailangan talaga natin ng tamang guidance at regulation para maiwasan to. So, I think lahat naman yan masasolve. Okay? Medyo scary lang talaga yung mga nangyayari ngayon kasi yung sa mga video, di ba? Kahit sinong mukha kaya na niyang gayahin. So, kailangan mga mangyayari dyan, tingin ko ano, magiging more intelligent yung mga tao. Marirecognize nila kung AI ba ito o hindi. So, mag-evolve naman lahat eh. Sabay-sabay yan. So, don't worry, guys. Okay? So, yun. Sa kabila ng lahat, sobrang dami pa rin ng ano, potential ng AI. So, from solving big problems like climate change to finding new cures for diseases, you know, AI can really make a big difference. So, we just need to be smart about it. So, ayun, guys. That is our first episode. AI is here. It's powerful and it's going to shape our future. Okay, so for better or for worse. Sana nagustuhan niyo yung pinag-usapan natin today, okay? Don't forget to hit the subscribe button and stay tuned for more episodes. Marami pa tayong pag-usapan dito sa Animo Podcast. Hanggang sa susunod, stay safe and keep learning.